na magatan ko pala ang Japanese treasure, mabilis ang pagbasa ng mga sign. VIP number 8 mga ka-TH. Ayan yung mga sign sa area ni Sir. At babasahin natin from Mindanao ito mga ka-TH. At bago natin umpisahan ang lahat mga ka-TH, mag-intro muna tayo. Let's do this! Sa lahat, isang kasamahan na naman natin mga ka-TH na nagpasa ng picture ng mabasa at masuri ang kanyang sign sa lugar nila. Itong bato na ito mga ka-TH na paganda. Isang malaking bato na tagtad ng sign. Ganito ako mag-sign reading mga ka-TH. Una, pagdating ko sa area, kung ako nandyan, titignan ko agad ang hugis ng bato. Kung anong mayroon at anong forma siya. Bago ako titingin ng mga engraving sign. Sa pagbasa ko dito mga TH, kung mapapansin niyo, para siyang ulo ng pagunga, ay ulo ng elepant na nakahiga. Ito yung mata, ito yung ulo, at ito yung nguso, yung ilong niya na mahaba, ganyan naka. Putol siya mga TH. Ibig sabihin mga TH, ang target nila ay nasa mabatong area dahil ang elepant, malalaking bato yung ibig sabihin niyan, big boulder. Ngayon, pumunta sila sa area kung saan ang mabato. Dahil naka-engrave na dito mga ka-TH, yan ang engraving niya. At saka may dot. Ibig sabihin, sa code nito mga ka-TH, waterfall yan mga ka-TH or water impact. Pumunta at harapin nila ang area na yon, mataas na talon or waterfall. Sa bandang right side, may power sign kasi may dot siya. Ayan. Ngayon, pagdating nila doon sa area na yon, bantayan nila to sa side ng waterfall kung anong tinitignan nito. Dahil yan ang susi sa next travel sign. Mga travel sign to mga kids, parang address sign lang to na naka-engrave dito na yon ang pupunta nila. Palagay na natin open map engraving, open map stone, open map engraving itong ginawa ng mga Japanese army na iniwan nilang sign. Magandang sign to mga ka-TH. Sa bandang likod nito, ito yung mga ka-TH. Ayan. Sa bandang side yan, yan yung naka-engrave na waterfall na sign or water impact. Dito may yung butas. Ngayon naman ito sa kabilang side ng mga ka-TH. Ito yung kabilang side niya. Kung mapapansin niyo, para siyang pagong naman mga ka-TH na may biyak dito at ito yung ulo. Ibig sabihin nito mga ka-TH, itong sign na to sa characteristic niya sa ideograph reading, cave yan mga ka-TH. Cave na may daanan, ito yung ulo, ito yung daanan niya, automatic, may bunga nga yan. Pero sirado siya, close entrance, napapasok doon. Ngayon, mababantayan nila dahil ito, pag itong biyak mga ka-TH, ano yan, sapa yan. Ibig sabihin, karugtong yan dito sa, ayan, karugtong sila. Sa kabilang side, sa kabilang panig, may keep doon sa area na yon. At iba pa yung tinignan ng, tawag nito, mata na yan. Ngayon, yung keep na yan mga ka-TH, hindi siya naka-counter sa sapa palayo. Ibig sabihin, pag nakakita sila ng sapa doon sa area na yon, bantayan nila palagi ang papasok na area na yan, papuntang sapa, nandyan yung, anong doon yung cave. Tapos, nandito yung entrance, close entrance, sa side ng cave. Ito mga ka-TH, ideograph, ideogram, trigram, ideograph, trigonometry, reading, code reading, tapos, character sign symbol reading mga ka-TH. Yan ang ginagamit nating pag-reading mga ka-TH. Ngayon, sa bandang dakong side, sa may puwitan niya, ito naman mga ka-TH, nagpapaiwating na tunnel entrance.
yan. May tunnel passageway. Nandito sa taas yung pinaka-entrance niya at may mga chamber, chamber ng mga teach. Yan. Pagdating dito, cross intersection, chamber, another daanan na naman passage niya papunta sa ilalim. Pero dahil hindi nalinisan dito, hindi natin alam kung anong mayroon dito sa ilalim. Pero mapapansin natin sa bandang taas, may isang nakaumbok. Takip ito mga teach, hindi natin alam kung anong mayroon dyan. Silipin natin yung next picture. Ito naman sa bandang side ng mga teach. Yan. Dito sa bandang side ito, kasunod. Pag mga ganyan mga teach, maraming tuldok. Ibig sabihin, number of Japanese army yan na nagbaon sa area na yan. Bilang o numero ng mga Japanese army na nagtatrabaho sa area na yan. Kasi sa isang bato, kanto by kanto, may mga iniwan talaga silang indicator sign at meaning na nagpapahiwatig sa area na yan. Ang dami nila mga teacher, ang daming butas. Ibig sabihin, daming mga Japanese army na nagtrabaho sa area na yan. Ito naman yung pinakapuitan ng mga teacher. May apak, ay may footprint. Tapos dito yung number of Japanese army na nagtrabaho dyan. Tapos may parang open space sa ilalim eh. Black hole. Yan mga teach. Pero walang, ay may danan. May danan no. Yan. Pero malayo ito sa mga deposit. Nagkahiwalay pala ang deposit. Isa sa side, at saka isa sa puwitan. Sa bandang side ng puwitan niya, mga number of Japanese army. Ito yung mga teach ibabaw. Pinakita kong video kung saan dumaan yung sapa dyan at saka dito yung waterfall. Ibig sabihin pala ganito yan. Sa taas pala ng waterfall na ito, click natin. Ay. Yan. Ayan, ayan siya pala. Ibig sabihin pala may isang deposit pala dito sa taas na mga teach. Itong waterfall na to, yan. At saka may tinitignan siya sa area na yon. At saka dito, yun o. Yan pala siya, balikan natin yung mga teach. Ayun. Ito. Andito yung dugtong ng waterfall. Ibig sabihin pala, sa area na yon, hanapin pala nila ang malapad na bahagi sa area na yon. Dahil may possible na may spot deposit na yan. Yan o. Yan mga teach. Ayan siya. Ito yung dugtong niya. Yan. Pag mga waterfall, bantayanan ang ganitong sign mga teach dahil magpapahiwatig yan na may spot deposit or tinakpan lang nasa mataas na lugar. Ayan o, ang ganda mga teach, sinadya talaga, pinatong, pinagdikit, in-engrave. Pero wala siya sa gitna ng waterfall mga teach. Nasa gilid siya. Ayan o. Legit yung sign nila at legit yung area nila, positive. Hindi ito nakuha na ng coordinate dahil walang signal sa area. Pero ang pinaka direction nito, ang pinaka address sign niya ay waterfall. Maghanapin nila sa area na yan ang waterfall. At sa ibabaw ng waterfall may flat na area or may nag-iisang bato doon. Ayun, possible nasa ilalim nito mga ka-teach ang spot deposit or giveaway. Okay, maraming salamat mga ka-teach. Mabilis ang screen reading at mabilis ang pagpapaliwanag. Thank you sa